Position. On set. Lights. Ready. Camera. Rolling. Action. Hello guys. As you can see through the title of my second vlog is vlogging tips. Imagine, baguhan pa lang ako dito sa YouTube pero magtuturo na ako kung paano mag-vlog. But anyways, I will show you some tips kung paano ma-improve yung video vlogging nyo, okay? So without further ado, intro muna tayo. Okay, from the list number 1 is how to connect people. First thing na dapat nyong gagawin is look into the camera. Na parang nagipag-usap ka lang sa kanila, na parang andyan lang sila. Iwasan nyo yung habang umiimik kayo, kung saan kayo tumitingin. Ako si Marjorie Austero, nakatira sa Barangay San Vicente, Gumaca, Quezon. Ang birthday ko ay August 13, 2000. Ako si Marjorie Austero, nakatira sa Barangay San Vicente, Gumaca, Quezon. 18 years old. Ang birthday ko is August 13, 2000. Nakita nyo ba yung pagkakaiba? Dapat lagi kang nakatingin sa camera while talking. Next thing na gagawin nyo is be yourself. Dapat hindi ka mahiya sa camera. Always smile at huwag kang ma-conscious. Kasi masisira nun yung mga kasabihin mo. Hello, I'm Marjorie Austero. 18 years old, nakatira sa Barangay San Vicente, Gumaca, Quezon. Birthday ko is August 13, 2000. Hello, I'm Marjorie Austero. Nakatira sa Barangay San Vicente. 18 years old. Birthday ko is August 13, 2000. Titigil-tigil ka. Medyo distractive yun sa mga viewers mo. Next thing is do things with the heart. Okay, ganito kasi yan. Dapat kung may gagawin kang isang bagay, dapat sama mo siya ng pagmamahal. Dapat mahal mo yung ginagawa mo para masabi mong masaya ka. Kasi kung gagawin mo yung isang bagay na napipilitan ka lang, hindi maganda yung kakalabasan, di ba? Okay, tuturo ko sa inyo ngayon is paano ma-improve yung pag-vlog nyo. Okay, okay? Para sa akin, itong do things with the heart ay ang pinaka-importante kasi pwede mo itong i-apply kahit sa ang bagay. Kaya tandaan, do things with the heart. Next is clear and energetic voice. Kasi importante naiintindihan ng viewers mo yung boses. At the same time, malakas at buhay. Hindi yung mahina at parang tinatamad. Para hindi tama rin yung mga nanonood sa'yo. Okay guys, ngayon ituturuan ko kayo kung paano ma-improve yung video vlogging nyo, kaya tandaan nyo ang bawat sasabihin ko. Okay guys, ngayon ituturuan ko kayo kung paano ma-improve yung video vlogging nyo, kaya tandaan nyo yung bawat sasabihin ko. See the difference? Importante ang malinis at malakas na boses. Next thing you should do is film in landscape. Importante ang landscape view kasi magkakaroon ng 2 blank display on the left and right side na medyo sayang sa platform na gagawin mo. Ngayon sa garden, maglalakad. Mas ma-emphasize yung film na gagawin mo kung naka-landscape ka. Ang susunod ay be imaginative. Ito yung main problem ng small vlogger kasi nalilimutan nila ito. Importante ang mapanglikha ka ng mga content para maiwasan mo yung gagaya ka ng content o maikitrend ka lang. Dito, masusubok yung limit ng pag-iisip mo. Kaya break the limit and be imaginative. Okay guys, sa tingin ko yun na lang muna for now. Madami pa rin akong hindi alam about sa YouTube. Kasi it's just my second vlog. So if ever na meron akong hindi nasabi, I am willing to read every comment na ilalagay niyo. If you enjoyed this video, please leave a like, subscribe if you like. See you to my next vlog. Bye!
mag-vlog. Pwede may trang. Niyo ako. I will start my vlog. पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 2224 नए मामले सामने आ चुके हैं। यही नहीं, 56 मरीजों की जान चली गई 24 घंटे में। बड़ी खबर दिल्ली से है जहां दुबई में पैंडेमिक पाने ना यूं ब्लॉग को पाने को यूं सिसिमुला अनु गगविन को daming may gustong gawin ko to. At isa pa, gusto ko din ito. Try ko kaya. Kaya ko to. Okay guys, noon pa lang gusto ko na talaga mag-vlog. Simula pa nung high school pa lang ako. Total, addict naman ako sa social media tulad ng Facebook, Instagram, syempre YouTube. Ang cute lang kasi pwede ka sa kanila mag-share ng mga tips. Ang sarap siguro sa feeling kung makakatulong yung mga video na gagawin ko. Ang goal ko dito sa YouTube is para makilala ako ng ibang tao bilang ako. At gusto ko may matutunan sila habang pinapanood nila ako. Para sa ganun, yung mga gusto rin mag-vlog na tulad ko, ay makatulong ako. Para sa akin lang ha, ang purpose ko dito sa YouTube is para makapagbigay kaalaman at saya sa ibang tao. Noon pa lang naman gusto ko na mag-YouTube. Noon nag-aaral pa lang ako, kaso nga, walang time, hindi ko siya naaasikaso hanggang sa nagka-work ako. So yun, bali yung boyfriend ko ang nanghikayat sa akin kasi may TikTok account ako. Sabi ko sa kanya, 1K plus followers na yung TikTok ko. Sabi niya, ang galing ko daw. Padamihin ko pa siya. Tapos gagawan daw niya ako ng YouTube account. YouTube channel nga. So, ang inspiration ko dito, syempre yung family ko. Syempre lahat naman tayo, di ba, family yung inspiration. Although, proud naman sila sa akin, pero gusto ko pa sila maging proud sa akin. Syempre, may isa pa akong inspiration. Syempre yung boyfriend ko na tumutulong sa akin. So that's it, konting kaalaman lang mula sa akin kung bakit ako mag-vlog. Kung gusto niyo mapanood ang next and the beginning, hit the notification bell and subscribe if you like.
Hello guys! So for today, I will show you how to use green screen. So palagi ko itong gamit guys kasi wala pa akong magandang studio at wala pa akong magandang background. So hindi lang yun yung dahilan kung bakit ako gumagamit ng green screen. Minsan, kailangan ko to para ma-explain ko ng maayos yung mga sinasabi ko. Kung gusto mong malaman at kung para saan ba ito, tama ang video yung pinili mo. Sa pamamagitan ng green screen, mapupuntahan mo lahat ng gusto mo kahit sa ang sulok man ng mundo. Sa Paris, sa Egypt, sa Japan, sa Korea, at kahit sa buwan pwede. Basta gagamitin niyo ito ng maayos. Una sa lahat, kailangan niyo ng green screen. Kaya Ate Majoy, saan kukuha ng green screen? Kahit anong green pwede. Colored paper, kartolina, tela, pintura. Kahit anong green pwede. Gano'n naman kalaki ang pwede, Ate Majoy. Depende kung gano'n kalaki ang kailangan mo. Yung sa akin, need ko lang ng half body, kaya 2 pieces of kartolina lang yung ginagamit ko. So ayun lang, kaya be resourceful. Hindi mo kailangan na gumastos para dito. Kung meron sa bahay yung na green na tela, pwede yon. Pwede rin naman na cartoon na gamit na, basta walang sulat, pwede yon. So ayun, sana nakatulong ako. So dako na tayo sa mga dapat tandaan. So ngayon guys, sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung mga dapat tandaan pag gagamit kayo ng green screen. Una guys, huwag kayong kalapit sa green screen background nyo. Kasi magkakaroon ng green reflection sa outline ng skin nyo. Parang ganito. Yung mga nakikita nyong green na yan, mahirap yan tanggalin. Kaya huwag kayong kadikit, okay? So ayun, dapat distansya din para hindi kayo mahirapan mag-edit. Second thing na dapat nyong tandaan ay huwag kayong magsusuot ng malapit sa green. Kasi mabubutas yung katawan nyo like this. Third thing nyo na dapat tandaan ay balance lightings. Dahil nasa gitna kayo ng green screen, dapat yung left and right side nyo balance yung pagka-green. Nakikita nyo ba yung left and right side ko? Pag mag-delete kayo ng background, yung isa dyan hindi matatagkal. Kasi hindi balance yung kulay. Kasi mahihirapan ka mag-edit pag hindi pantay, okay? So ayun guys, yun pa lang yung mai-share ko. Kasi yun pa lang din naman yung alam ko. Sharing is caring, ika nga. Sa editing naman guys, sa susunod na vlog ko na lang siya at sasabihin ko sa inyo yung tips and tricks about sa pag-edit sa green screen. Sana may natutunan kayo sa vlog na ito. Kung gusto mong ituro to sa iba, i-share mo tong video na to sa kanila, okay? So ayun guys, if you enjoyed this video, please leave a like, share this, and subscribe. Sharing is caring. Bye! Shoutout kay Anator Velasco na mahilig mag-share at comment sa aking mga vlogs. Shoutout kay Nona Romiel na mahilig mag-comment sa aking mga vlogs. At shoutout kay Janine Prades na nagko-comment din sa aking mga vlogs. Salamat guys! Hello guys! Ito na po yung part 2 ng Green Screen Reminders, which is Green Screen Editing Tutorial. So saan ka nga ba nag-edit Ate Majoy? Madaming pwedeng pagpilian guys. Adobe After Effects, Filmora Go, Power Director, KineMaster. Actually, madaming editing software guys. At dahil wala akong laptop or desktop, pwede din ang Power Director guys. Pero ang gamit ko is KineMaster. Maganda kasi yung KineMaster kasi madami siyang tools. Meron ito sa Play Store guys for free. Kung wala pa kayo, mag-download muna kayo para masubaybayan niyo yung gagawin ko. Intro muna tayo at dadako na tayo sa tutorial. Ngayon
guys, open nyo muna ang inyong KineMaster app. After nyo mabuksan, pili kayo ng kailangan nyo aspect ratio. Tapos, pupunta kayo dito sa media. Tapos, pipili kayo ng background na gusto nyo. Ito yung napili kong background. Tapos, putulin nyo yung clip na hindi nyo kailangan. So, ayan. Nakat ko na yung hindi ko kailangan. Ngayon, i-click nyo yung playback. Importante guys na nagpe-playback check kayo kasi minsan may naisama kayong clip na hindi nyo kailangan kaya dapat nagpe-playback check kayo. Ngayon, i-click nyo naman yung layers. Tapos, i-click nyo tong media. Tapos, hanapin nyo yung clip na naka-green screen kayo. Tapos, i-adjust nyo lang kung saan part yung gustong ilagay. Click nyo ulit yung layer, tapos may option dyan na lalabas. Tapos, hanapin nyo yung chroma key. Ano ba yung chroma key, Ate Majoy? Ang chroma key ay isang tool na nagtatanggal ng kulay sa pinili mo. Ito yung example. Take note, ang four colors na ito ay video at ito ay naka-layer, okay? Click nyo tong layer. Hanapin nyo yung chroma key. Then, click nyo yung on. Tapos, select nyo yung color blue. O, diba? Natanggal yung color blue. Kasi blue yung pinili nyong kulay. Ngayon, try naman natin yung color green. Ayan, natanggal yung green kasi green yung pinili nyo. Try naman natin tong red. Ngayon, ito namang dilaw. So, ayan, kung anong kulay ang pipiliin mo, yun ang tatanggalin ng chroma key. It means, pwede ka rin gumamit ng blue background, hindi lang green. Eh, Ate Majoy, bakit hindi pwede gumamit ng ibang kulay? Simple lang guys, kasi yung red, blue at green, hindi siya masyadong visible sa ating katawan. Kaya yung blue and green ang madalas na ginagamit pang background. Kasi pag malapit yung kulay ng background mo sa iyong katawan, malasama ito sa pagbura. So ayun, that's the chroma key. Balik tayo sa tutorial. After nyo maklik yung chroma key, pindutin nyo itong on. Tapos, select nyo yung kulay ng background nyo. Nakikita nyo ba yan? Hindi pa gaanong maganda yung pagtanggal ng background nyo. Adjust nyo lang tong body tracker para makuha yung katawan nyo. Replyin nyo lang guys, laro-laruin nyo lang hanggang maayos nyo. So, ayan, mukhang okay na to sa akin. Kapag okay na, pindutin nyo lang yung check. Kapag okay na, tanggalin naman natin yung dalawang object dito sa gilid. Kasi yan yung part na hindi nasakop ng green screen background nyo. Ngayon, click nyo naman ulit yung layer nyo. Tapos, click nyo naman tong cropping. Adjust nyo lang siya guys hanggang sa hindi na makita yung dalawang object. So ayan, tingin ko okay na yan. Ngayon, pili na lang kayo kung saan gusto nyong ilagay.
Pag okay na, click niyo ulit yung playback. So ayun guys, ganun gamitin yung chroma key. At kung nakatulong ang video na ito, please leave a like, share this, and subscribe. Kung may gusto kayong matutunan, huwag kayong mahihiya mag-message or comment at gagawa natin ang tutorial. If you enjoyed this video at kung nakatulong ito sa inyo, again, please leave a like, share this, and subscribe. Sharing is caring. Bye! Special shoutout kay Maria Cecilia Chera. Super shoutout sa Austero family na lagi nakasuporta sa akin. Salamat mga sis! I love you! So ngayon guys, pupunutin ko na sa ating box yung mga yung dalawang maswerteng mananalo ng 4th giveaway. So lahat ng nag-comment, tsaka nag-like, tsaka share na dito. Ang ikalawang maswerteng nabunot ko ay si Anna Fleur Belasco. Ulit kasi sa 500 subs meron ulit kaming giveaway. Salamat. Teka. Guys, yung update po pala dun sa giveaway ay sa next vlog niyo malalaman kasi gagawin pa po siya. Okay? Salamat! Hello guys! Ang title ng video natin ngayon ay multi-content. Naisip ko kasi, what if gumawa ako ng multi-content? Boring kasi pag isang topic lang sa isang vlog. Tapos pinapahaba lang ng puro imik. Kaya naisip ko sa video na to ay apat na topics para di kayo mabitin. Kasi after ng video na to ay may video. At after ng video na yon ay may video ulit. I mean, hindi lang isang topic ang mapapanood nyo sa aking vlog para di kayo maboard. So meron tayong apat na topics for this vlog. Banner, profile, thumbnail, at branding watermark. Itong topic na ito ay para dun sa mga hindi pa nakakaalam. Siguro yung iba sa inyo ay alam na ito, pero gusto ko lang i-share yung buong detalye. Okay, let's start! Thumbnail. Una nyong gagawin guys, pag magpapalit kayo ng thumbnail, i-download nyo muna yung YouTube Studio app. Pwede ka magpalit sa Chrome, pero mas maganda sa YouTube Studio app. Okay, simulan natin. So, una yung pipilitin guys is yung YouTube Studio app nyo. Pag labas nito, pindutin yung 3 dashes sa taas, may lalabas yun na dashboard, videos, playlist, at comment. Pindutin nyo yung videos at i-click nyo yung vlog na lalagay yung thumbnail or papalitan nyo ng picture. And then, i-click nyo yung edit tool, yung parang ball pen. Click nyo ulit yung edit tool. May nakalagay dyan na change. Pindutin nyo yon. Tapos, hanap kayo ng picture na ilalagay nyo. Yan, hanap lang kayo. Ito ang napili ko. Pag okay na, pindutin nyo yung select. Yan. And then, save. So, yun guys, ganun lang kadali magpalit ng thumbnail o maglagay ng thumbnail. Kapag tapos na kayong mag-upload sa YouTube,
punta agad kayo sa YouTube Studio para mapunta nyo ng thumbnail. Okay? Next topic is branding watermark. Ano nga ba ang branding watermark? Ang branding watermark ay lalabas dun sa parteng baba ng video nyo. Siguro gagawin ko na lang siya ng bukod na content para malaman nyo kung para saan ba at kung kailangan nyo ba maglagay ng branding watermark. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano maglagay, okay? Una guys, open nyo yung Chrome. Tapos, lagay nyo youtube.com. Ganyan yung lalabas. Tapos, pindutin nyo yung arrow na may red. Hanapin nyo yung desktop site. Tapos, i-check nyo siya. Kaya tayo nagda-desktop site para makita pa natin yung ibang settings. Tapos, i-click nyo yung profile nyo dito sa taas. Tapos, Creator Studio. Tapos, pindutin nyo yung settings. Yung settings, guys, nasa left bottom, ha? Ayan. Tapos, pindutin nyo yung channel and yung branding. Tapos, choose image. Tapos yung pipili na kayo ng gusto nyo ilagay. Pili lang kayo. Yan. Then, save. So, ayun guys, ganun lang kadali. Kung may tanong kayo about sa requirements ng picture, message nyo lang ako, okay? Next topic is adding channel art or banner. Maganda maglagay nito guys para kapag may bibisita sa channel mo, medyo fancy, hindi boring. Okay, let's start. Una guys, punta kayo sa Chrome. Then, lagay nyo yung youtube.com. Pindutin nyo itong arrow na may red sa taas at hanapin nyo yung desktop site. I-check nyo siya. Kaya tayo nagda-desktop site para malaman pa natin yung ibang settings. Tapos, i-click nyo yung profile nyo. At yung your channel. Ganyan yung kakalabasan niya. Tapos, pindutin nyo yung customize channel. At pindutin nyo to. Lalabas yung edit tool. Pindutin nyo yon. Yung edit channel art. Ganyan yung lalabas. Tapos, select kayo ng feature na gusto nyo. Ang napili ko is ito. Yan. Then, select. Ganun lang guys. Importante to, to look fancy. Is adding YouTube profile photo. Guys, pwede nyo rin naman siya palitan sa Google Manager. Pero sa Chrome na lang din para masundan nyo agad. Kasi same lang naman sila kung paano maglagay ng banner. Okay, game. Una guys, punta kayo sa Chrome.
Lagay niyo ulit yung youtube.com. Pindutin niyo ulit tong arrow na may red sa taas. Hanapin niyo yung desktop site and then check niyo. Ganyan yung kakalabasan, then i-click nyo yung profile nyo. And yung your channel. And customize channel. Click nyo lang yun. Then, i-click nyo yung profile nyo and yung edit tools. Mapupunta kayo sa Google account profile replacement. Doon, para magpapalit ka lang ng profile picture sa Facebook. So, ganun lang kadali guys. Sana nasundan nyo. Kung may tanong kayo, message nyo lang ako, okay? So, ayun guys. Sana hindi kayo na-boring sa aking multi-content. Naisip ko kasi na sayang yung punta nyo kung banner lang o isang topic lang, diba? Kung sa tingin nyo nakatulong ako guys, just leave a like, share this, and subscribe if you like. Bye! Good morning guys! Tanghali na akong nagising pero nakapag-ayos naman ako kasi nakakaya naman kung mukha akong bagong gising, diba? Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang aming apartment at ang aking mini studio. Pero napaka-low budget lang nito ko kasi nga, nagsisimula pala ako, diba? Alam niyo naman yun. So ngayon, babalikan ko kayo after nito, intro, i-shoot ko lang yung mula dito sa labas hanggang pagpasok ng bahay. Okay? After ng gate, may hallway. After ng hallway, may hagdan. After ng hagdan, may gate ulit. After ng gate, may hagdan ulit. So guys, ito yung napili namin kasi secure. Nakakapagod pero safe naman kami. So after mong umakyat sa huling hagdanan, bubungad sa'yo yung mga halaman. Ang ganda kasi guys, pag may halaman, tapos pag lalapas ka tuwing umaga, pag makikita mo sila, nakaka-good vibes. Pagpasok nyo ng pinto, bubungad agad sa inyo kusina namin. Syempre dyan kami nagluluto, naghuhugas, nagluluto, naghuhugas ulit. Ganon! Sa likod nun, yun yung CR namin. Syempre doon kami naliligo, naglalaba, napupo, naliligo, naglalaba. Ganon! So guys, ito yung table namin. Siyempre dyan kami kumakain, dyan ako nagsusulat ng script, ng concept, dyan ako nagpaplano ng mga vlogs. So guys, hindi muna tayo papasok sa kwarto namin kasi may ginagawa pa dyan. Siguro next vlog na lang yun pag gusto nyo. Okay guys, ito naman yung mini studio ko.
Ito ko yung setup yung mga gagamitin ko mamaya. Okay guys, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ko i-setup yung mga gamit ko sa pag-vlog. Yan pa lang yung gamit ko kasi wala pa naman ako napupunta. So palang araw makakapil din siguro ako. Bibilis ako na para hindi kayo ma-board. Kung nakikita nyo, wala akong ring light kasi ang ginagamit ko is yung natural lightings lang. So mamaya, bibigyan ko kayo ng mga dapat yung tandaan pag gagamit kayo ng natural lightings. So ngayon, bibigyan ko muna kayo na recap. Or kahit anong lighting system, dapat siguraduhin nyo yung sinag ng araw ay nakaharap kayo doon. Huwag yung tatalikod kayo na parang ganyan. Kasi nadilim, hindi kayo makikita. So dapat, ganyan, nakaharap kayo kung saan maliwanag yung mukha nyo. So yun, kung may natutunan kayo sa aking tips, just leave a like at tutungo na tayo sa shoutout. Shoutout kay Chabe Aceron, shoutout kay Rose Ginigaling, shoutout kay Belle Akende at sa nag-iisang babae sa buhay niya, Ate Mean. Shoutout kay Ana Flor Velasco, shoutout kay Melanie K. Talandro, shoutout kay Cherry and Rose Perez, shoutout kay Juline Raso, shoutout kay Charmaine Bananya, shoutout kay Jelos Pontapedra, at shoutout kay April Jane Benosa. Thank you guys! If you enjoyed this video, please leave a like and subscribe if you like. Okay guys, kamusta? Another tips na naman kung paano ma-improve yung vlogging style. At mamaya, sasagutin ko ilang katanungan na nagmula sa inyo sa post na to. So hindi ko nahahabaan guys, start na tayo! The list number one is good quality content. Okay guys, sobrang importante nito kasi dito ka hahakot ng viewers mo. Syempre guys, walang manunod sa'yo kung yung content mo is just for yourself. Expressing something na wala naman makukuhang kaalaman yung mga nanonood sa'yo. Alam mo yun? Don't get me wrong ha? Okay lang naman na ipakita mo yung lifestyle mo, pero dapat makaka-relate yung mga viewers mo. Para may dahilan sila para panoorin ka. So ayun, napaka-importante na. Ang susunod ay good background music and sound effects. Depende naman sa content kung kailangan mo ng background music. Pero kung mga ganitong content katulad ng sa akin, ng mga tips, mas maganda kung pipili lang kayo ng mga minimal na music na babagay dun sa content nyo. Step 1, kuhain ng camera at ilagay sa tripod. Step 2, kuhaanin lighting system.
Step 1, kuhaan ng camera at ilagay sa tripod. Step 2, kuhaan yung lighting system. O, diba? Kailangan din natin pumili ng maayos at mabagay na background music. Kasi yun yung magpapavibe sa mga viewers habang nanonood sila. Next is cuts. Kailangan natin to para maiwasan ang mga patay na segundo. Ako si Marjorie Ostero, 19 years old, nakatira sa barangay San Vicente, Gumaca, Quezon. Ang birthday ko ay August 13, 2000. Ako si Marjorie Ostero, 19 years old, nakatira sa barangay San Vicente, Gumaca, Quezon. Ang birthday ko ay August 13, 2000. So yun, importante ang cuts para maiwasan ang boring na parts. Last on the list is good edit. Importante yung editing guys kasi dito mabibigyan ng buhay yung mga vlog mo. Mas ma-enhance ng editing yung speech mo. At gaganahan yung viewers mong manood kapag okay yung edit mo. Dapat yung edit nyo palaging buhay at masigla. Pero take note kasi hindi palaging lively at energetic yung edit nyo. Dapat ibibase lang din dun sa team ng content nyo, okay? Okay, that's it guys. I hope may natutunan kayo sa dinagdag kong tips. Kung sa tingin nyo nakatulong ako, please leave a like at tutungo na tayo sa Q&A. Okay guys, andito na tayo sa Q&A. Recently, I posted this to share my viewers my transparency. So sana masagot ko ng maayos yung mga tanong nyo. Okay, simulan na natin. Ang unang tanong natin ay nagmula kay Ate Rona Christine Argente Barlos. So ang tanong niya is anong secret nyo po at tumagal kayo ni Kuya Marvin? So ayun, ang ginawa lang namin ay nagtiwala sa isa't isa, naging kontento, ganun. Yun ang sagot ko sa tanong ni Ate Rona Christine Argente Barlos. Ang susunod na tanong ay nagmula kay Marian Obanya Austero. Ang tanong niya is, ano naman ang itatanong ko ay alam ko naman ang sagot sa kung maganda ba ako. So ayun, nagpapaplex lang yung kapatid kong maarte. Yun ang sagot ko sa tanong mo. Ang susunod na tanong ay nagmula kay Ate Cherry Ann Rose Perez. Ang tanong niya ay, what is your most embarrassing moment with your friends? So yun, nung high school kami, pumasok kami ng late, tapos nakakainom kami. Yung isa kong barkada, may tama na siya. So nahalata siya ng principal namin tsaka yung ibang guro. Dahil doon, nag-guidance kami. Yun yung sagot ko sa tanong ni Ate Cherry Ann Rose Perez. Ang susunod na tanong ay nagbula kay Ate Princess Diane Argosino. At ang tanong niya ay, paano nanligaw si Marvin Put sa'yo? So, hindi ko na kasi alam, limot ko na. Pero madami kami pinagdaanan noon pa lang kahit nung hindi pa kami. Nagkagalit-galit yung pamilya namin. Ganun hanggang sa naging okay naman lahat. So ayun, yun yung sagot ko sa tanong ni Ate Princess Diane Argosino. Ang susunod na tanong ay nagbula kay Ate RC Ricey Angkaha. Basta yun, sabi niya may jowa ka na. So meron po si Marvin Angkaha nun, yes. Yun yung sagot ko sa tanong ni Ate Ricey Angkaha. Ang susunod na tanong ay nagmula kay Rosaline Seco. Ang tanong niya is, anong reason mo bakit gusto mong mag-vlog or sikat na vlogger? So ayun, gusto ko magbigay kaalaman at saya sa ibang tao at gusto kong maipakita kung sino talaga ako bilang isang tao. Yun yung sagot ko sa tanong ni Ate Rosaline Seco. Ang susunod na tanong ay nagmula kay Ate Julina Razo. Ang tanong niya ay, ano po ang pinakamadalas na ginagamit mo na social media? Ang lagi kong ginagamit ay TikTok kasi mahilig akong magsayaw, tsaka gusto ko rin i-share yung talent ko sa pagsasayaw at gusto ko lagi akong update sa trending sa TikTok. So yun yung sagot ko sa tanong ni Ate Julina Razo. Ang susunod na tanong ay nagmula kay Ate Mitch Ardabella Porto. Ang tanong niya is, bakit po ang galing-galing mo sumayaw? Why so cute ate? So ayun, salamat kasi may nakaka-appreciate pa rin sa akin kahit na mataba na ako. Siguro ganun talaga be pag yun yung talent mo. Yun yung sagot ko sa tanong ni Ate Mitch Ardabella Porto.
Ang susunod na tanong ay nagmula kay Ate Ramelin Jane Ropal Tizon. Ang tanong niya is, bukod sa vlog, ano ang mga pinagkakaabalahan mo sa araw-araw, ate? Bukod sa pagbablog, ang ginagawa ko lang naman ay Facebook, Messenger, YouTube, TikTok, mga ganun lang. Wala naman ako ibang ginagawa kasi na lockdown. Yun yung sagot ko sa tanong ni Ate Ramelin Jane Ropal Tizon. Ang susunod na tanong ay nagmula kay April Jane Benosa Gita. Ang tanong niya is, sa tingin niyo po, tatagal po ba kayo bilang vlogger? Sa tingin ko naman, tatagal ako bilang vlogger kasi ramdam ko naman na may sumusuporta sa akin at gusto ko rin yung ginagawa ko. Yun yung sagot ko sa tanong ni April Jane Benosa Gita. Ang susunod na tanong ay nagmula kay Ate Christine Salazar. Ang tanong niya is, hello po, I know na magiging successful ka po sa iyong YouTube journey someday. Kaya po gusto ko pong itanong kung saan niyo po gagamitin o ano pong bibilin niyo sa unang sweldo niyo sa YouTube. Sa ngayon ba, hindi ko pa iniisip yung magiging sweldo ko sa YouTube kasi gusto ko lang i-share yung mga kaalaman ko. So kung susweldo man ako, i-upgrade ko yung vlogging equipment ko para ma-enhance yung pag-vlog ko. Yun yung sagot ko sa tanong ni Ate Christine Salazar. Ang susunod na tanong ay nagmula kay Ate Christine Osorio Calbog. Ang tanong niya is, what is your biggest dream? Bakit ka nag-YouTube? So ayun, kaya ako nag-YouTube kasi gusto ko maging successful vlogger. Gusto ko mapanood nila ako at ma-share ko yung kaalaman ko sa kanila. Yun yung sagot sa tanong ni Ate Christine Osorio Calbog. Ang susunod na tanong ay nagmula kay Ate Jonna Bundalian. Tanong niya is, bakit ang ganda mo, galing mo pa sumayaw kahit chubby? Sabi ko sa kanya, paltan niya to kasi walang maniniwala. Ayaw niya, legit daw kasi yun yung gusto niya itanong sa akin. So yun, lahat naman tayo maganda at magaling sumayaw, may iba-iba nga lang. So hindi ko rin alam kung bakit ang ganda ko. Yun, tapos sabi ko lang talaga siguro kaya maganda yung kinakalabasan. Yun yung sagot sa tanong ni Ate Janeline Pundalia. Ang susunod na tanong ay nagmula kay Ate Camille Yanita. At sabi niya, Tima Joy, tanong ko lang kung sino favorite vlogger mo po. Actually, dalawa sila, si B. Cortez at si Alex Gonzaga. Pero ang pinaka-favorite ko si B. Cortez kasi ang ganda niya panoorin, kahit wala siyang makeup, hindi siya nako-conscious. Tsaka halata mo sa kanya yung mabait. Yun, gusto ko yung mga ganun tao, yung hindi mo mahalata na plastic, ganun. Yun, sagot ko sa tanong ni Ate Camille Yanita. Ang susunod na tanong ay nagmula kay Nan Sunga. Ang sabi niya, bakit may mga taong hinuhusgahan ka kaagad, pero di ka pa naman kilala ng lubusan? Ganito kasi yan, likas sa tao ang mapanghusga. Ang masasabi ko lang sa'yo, hayaan mo sila at makatotoo ka. Yun yung sagot ko sa tanong mo, Nan Sunga. Ang susunod na tanong ay nagmula kay Jess Bundalian. Ang sabi niya, namimiss mo kaya ako? Oo naman Jess, ikaw pa ba? Yun yung sagot ko sa tanong mo. Ang susunod na tanong ay nagmula kay Ana Flor Velasco. Ang sabi niya, bakit mo naisipan na vlog? So yun, sa mga nagtatanong kung bakit ako mag-vlog, panoorin niyo tong vlog ko na at the beginning, andyan lahat kung bakit ako mag-vlog. Yun ang sagot ko sa tanong ni Ana Flor Velasco. Ang susunod na tanong ay nagmula kay Melanie K. Talandro. Ang sabi niya, tanong ko anong feeling ng nag-vlog. Siyempre sa unang nakakakaba, nakakapagod kasi mag-isip ka pa ng script, mag-shoot pa kayo, editing. Pero pag nagawa mo naman na yung lahat, masarap sa pakaramdam. Yun yung sagot ko sa tanong ni Melanie K. Talandro. Ang susunod na tanong ay nagmula kay Donna Romiel Baran. Ang sabi niya, paano tumatagal ang isang relasyon ng ginagkakasawaan? Base sa experience ko, para tumagal is magtiwala lang kayo sa isa't isa ng partner nyo. Pag mag-aaway kayo, huwag nyo papabutin ng kinabukasan. Dapat bago kayo matulog, ayusin yung problema nyo. Tsaka pray lang kayo, ganun. Yun yung sagot ko sa tanong ni Nona Romiel Baral. Ang susunod na tanong ay nagmula kay Sheila May Supremo.
sabi niya, paano mo po malalaman na siya na talaga? Depende naman kasi yan sa tao, mararamdaman mo yun. Pero ang pinakang tinitingnan ko kasi is pag pinakilala ka niya sa magulang niya. Yun yung sagot ko sa tanong ni Sheila May Supremo. Ang susunod na tanong ay nagmula kay Sheila Anonyes. Sabi niya, what is the secret to having a long-term relationship to give you strength? Para sa akin, wala naman kasi sekreto. Siguro ganun talaga pag mahal mo yung isang tao, mag-i-stay ka talaga sa kanya. Lagi lang namin nasa gitna si Papa God. So yun yung sagot ko sa tanong ni Sheila Anonyes. Ang susunod na tanong ay nagmula kay Maria Cecilia Chera. Sabi niya, sino pinaka-close mo sa kaibigan natin? Sa atin lang mga gorgeous ha, isa lang dapat. So, dalawa kami silang napapagsabihan ko ng problema. Pero may isa talaga akong si May Severa. Kasi close siya ng family ko. Maganda yung ugali niya kasi pag napunta siya sa bahay, lahat kilala niya, lalaki, mapababae. Kung napapanood yung man to mga kaibigan ko, sana wala magdamdam. So, ayun, yun yung sagot ko sa tanong ni Maria Cecilia Chera. Ang susunod na tanong ay nagmula kay Mark Angelo Discarga. Ang sabi niya, naniniwala ka ba sa evolution theory? If, oo, ito ang tanong ko. Kung ang tao ay nagmula sa apes, bakit natitirang apes since noon pa nabuhay, pa hanggang ngayon ay hindi pa sila naging tao? Explain your opinion. And if hindi naman, explain mo din ang opinion mo. So, ang sagot ko sa tanong mo, Mark Angelo Discarga, is itanong mo kay Marvin Nunez. Alam niya lahat yun. Yung sagot ko sa tanong ni Mark Angelo Discarga. Ang susunod na tanong ay nagmula kay Nikon Talay. Sabi niya, kung papipiliin kita, halimbawa, madami na nakakakilala sa'yo bilang vlogger, dapat isa lang ha, maging vlogger or dancer. Ito yung pinakamahirap na tanong kasi parehas ko silang gustong gusto. Pero pipiliin ko is pag-vlog. Kasi madami nang nakakilala eh. Based dun sa tanong ha. Tsaka kung tatalikod ako, panibago na naman, diba? Tsaka yung pagiging dancer ko naman, magagamit ko yun sa pag-vlog. So yun yung sagot ko sa tanong ni Nikon Talay. Shoutout kay Ate Marigold S. Octa, Kuya Home Miranda, Ate Rose Cabangon, at kay Nance Moon. Saka shoutout din dun sa mga kaworkers sa RC Gola na sila Nikon Talay at sa mga iba pang abang. Salamat guys! Again, if you enjoyed this video, please leave a like and subscribe if you like. Hello guys! So ngayon, pag-uusapan natin yung mga dapat tandaan para hindi kayo maubusan ng vlog ideas or content. Like what I've said before, ito yung main problem ng mga small YouTuber. So hindi ko napapahabain pa, start na tayo! Hello guys! Tulad ng sinabi ko kanina, we're going to talk about vlogging ideas at kung bakit naubusan ka ng content. Masakit sa ulo yung wala ka ng maisip na content, diba? Tapos feeling mo parang nagawa mo na lahat. So ngayon, ituturo ko sa inyo yung mga technique na to para hindi kayo maubusan ng content. Kasi nga, sharing is caring! So paano nga ba ang gagawin pag naubusan ka na ng ideas sa next vlog mo? Una niyong gagawin, punta muna kayo sa YouTube Studio nyo, i-click nyo yung dashboard, tapos meron doon sa pinakababa ng mga top videos nyo. So ngayon, dahil may rating views ang inyong mga content, tingnan nyo yung pinaka-top video nyo. So ngayon, pag nakita nyo yung top video na yon, ang gagawin nyo naman ngayon ay iisip kayo ng related doon sa video na yon. Eh Ate Majoy, wala nang maisip, tapos iisipan pa ng related? Believe me guys, pag ginawa nyo itong mga sinasabi ko, biglang may papasok sa isip nyo ng mga ideas. Isa pang tulong ng technique nito guys, eh nakagawa ka ng good quality content, eh more views to come pa. Eh Ate Majoy, bakit may more views to come pa? Eh bakit ko nga ba nasabi na more views to come pa?
Eh kasi nga, ito yung top video nyo. So, ibig sabihin, itong video na to ang tinanghilik ng mga tao panoorin. At ang kagandahan ng teknik na to ay dual achievement siya. Parang one strike, two birds, ika nga. So, imagine, nakagawa ka na ng good quality content, more views to come pa, diba? So, sana nakatulong ko sa inyo. Next thing na dapat nyong gawin pag naubusan kayo ng content is make a content with the problem you encountered. Sounds nice, diba? Itong technique na to, ewan ko kung meron na ba nito sa YouTube kasi naisip ko lang to. Okay, game ganito guys. Halimbawa, naglalagay ka sa YouTube ng banner tapos hindi mo siya mailagay. Eh, problema yun, diba? So, kapag nasolusyonan nyo siya with your own ways, gawan nyo siya ng content kung paano nyo solusyonan, okay? So, para yung makakaranas sa gatong problema, eh mag-search siya lang ngayon sa YouTube kung paano ayusin, diba? At dahil ginawan mo siya ng tutorial, may mapapanood sila. So, merong 7.8 billion na tao ngayon dito sa Earth. So, kung yung 10 million na tao doon ay nagka-problema sa paggawa ng banner, eh di may mapapanood sila kasi ginawa mo siya ng tutorial. Example lang to guys ha, so sana nakatulong tong technique na to sa inyo. So ayun, make a content with the problem you encountered. So next yung gagawin pag naubusan kayo ng ideas is analyzing your videos. So ngayon guys, kuha kayo ng papel at ball pen and your brand will do. Panda, G-Tech, MyGel, HBW. Doon sa brand na sinabi ko, Bekenemen. So ayun, ilista nyo yung title ng mga content nyo. After nyo ilista, pag-aralan nyo yung bawat content na ginawa nyo. So halimbawa, gumawa ka ng vlogging tips. Tapos may hindi ka pala naisama. So ngayon, gagawan mo siya ng vlogging tips 2. Another example, gumawa ka ng content ng title ay How to Use Green Screen. Ngayon, gawa nyo naman siya ng next content na ang title ay How to Make Green Screen. Katulad ng ginawa ko. Ganun yung ginawa ko guys kasi importante yung mapanglikha ka ng content para hindi ka maubusan ng content. Ate Majoy, bakit mo sa amin yung sinabi? Di ba nick mo yun? Kasi nga guys, ganito yan. Sharing is caring! So ayun, always analyzing your video para hindi kayo maubusan ng content. So sana nakatulong yun sa inyong technique na yun. Next thing na dapat gawin is search the most search. Sound weird guys, di ba? So ngayon guys, alamin nyo yung most search dito sa YouTube. Example, ang most search ngayon dito sa YouTube ay ang How You Like That ng Blackpink. So ngayon, ito yung mga example na mga dapat nyong gawin. How you like that dance cover? How you like that song cover? How you like that music parody? Reacting to how you like that music video. O diba, another good quality content na naman yun. At the same time, searchable content pa siya, diba? For example lang yun guys ha, kasi hindi ko alam yung most search dito sa YouTube. So sana nakatulong tong technique na to. So, tandaan, search the most search. So, ayun guys, sana nakatulong tong tips and tricks ko sa inyo kahit technique yung ginamit kong term. So, guys, kung gusto niyo yung mga gantong klase ng video, I have link on the description para madali nyo siyang puntahan. Thank you guys for your support and the heartwarming comments. I really appreciate it. Maraming salamat po. Ngayon, kung nakatulong ang video na to, please leave a like, share this, and subscribe if you like. Sharing is caring! Bye! Shoutout kay Mitch Ardabella Porto. Shoutout kay Josa Lorena. Shoutout kay Janine Prades. Shoutout kay Kyle Blake. And shoutout kay Nicole Ponta Pedra. Salamat guys!
naka-1K sub na tayo kagabi. Nakakatuwa lang kasi almost 2 months na reach na natin siya. So ayun guys, salamat sa suporta at sa walang sawang panonood every video na i-upload ko. So ayun, ganito kasi yan guys, may 2 requirements ang YouTube para ma-monetize ang isang channel. Ang first requirements ay kailangan mo ma-reach 1,000 subscribers. At tulad ng nasa screen, pasado na tayo sa first step. At ang second requirements ay yung watch hour. Katulad ng nasa screen, medyo malayo pa ang lalakbayin natin. So medyo mahirap yung 4K hour views guys kasi need natin mapuno yan. Yung number na yan guys, yan yung na-record ng panonood nyo. So ngayon, need natin humakot pa ng views para ma-reach natin yung second requirements ng YouTube. So sana guys, huwag kayong mawala ng suporta sa akin kasi gagawa pa ako ng mga acknowledgeable content para sa inyo. So ayun guys, ipapasalamat ako sa inyo kasi mabilis nating na-reach yung first requirements ng YouTube, which is 1,000 subscribers. Maraming salamat. So guys, ito yung script na nasulat kaya na-reach natin agad yung 1K subscribers. So dadami pa siya para ma-share ko sa inyo yung mga iba pang bagay na dapat yung malaman. So ano nga ba meron sa papel na to? Siyempre, andito yung pagod, yung hirap, yung puyat, siyempre yung excitement. Andito yung mga napanood nyo guys, lahat-lahat. So sobrang thank you guys kasi worth it yung pagod. Na-reach agad natin siya ng mabilis. Nakakatuwa guys kasi every upload ko ng videos, 1 to 2 minutes may views na agad siya. At kada refresh ko, continuous yung dumadagdag na views. So thank you guys kasi within 3 days, kapag nakikita ko yung latest upload kong video, may 200 plus views na agad siya. Sobrang sarap sa pakaramdam guys, kahit wala pa ako sa main career, sobrang saya ko na. At dahil yun sa inyo, kaya maraming maraming salamat. I love you all. Bye! So guys, andito yung dated videos ko simula 0 sub hanggang 1,000 subscribers. So, enjoy! Hello guys! Ang topic natin ngayon ay how to edit profile, banner, watermark, and thumbnail. Kasi yung last upload ko na video is how to add watermark, thumbnail, banner, and profile. Tinuro ko siya kung paano maglagay. Ngayon naman, ituturo ko kung paano gumawa ng mga sumusunod. Hindi ko na papahabain guys, let's start! So una guys, open nyo muna yung inyong PicsArt. Tapos, click nyo tong Add. Then, click nyo tong Pick Canvas. Tapos, click nyo tong Custom Size. Eh ate, ma-joy bakit custom size pa? Hindi na lang yung tamang pang-banner.
Ganto kasi yan guys, meron kasing sinusunod na size pag maglalagay ka ng banner sa YouTube. Para sa banner, ang size na gagawin nyo is 2048 by 1152. Yung iba sa atin hindi makapaglagay kasi mababa yung picture nila sa 2048 by 1152 photo size. So ayun, dapat talaga nag-custom size kayo pag YouTube banner na ang gagawin nyo, okay? Balik na tayo. Tapos, iset nyo siya ng 2048 by 1152. Then, click Next. Ngayon, add kayo ng color na gusto nyo. Tapos, lagyan nyo siya dito sa gitna. Then, transform. Palakihin nyo lang siya hanggang masakop nyo yung white. Click nyo yung next, then edit image. Tapos, add kayo ng text na gusto nyo. Dito, kayo nang bahala kung anong gusto nyong ilagay. Kahit anong design ang ilagay nyo, depende sa taste nyo. Yung sa akin, pangalan ko lang yung nilagay ko kasi pang-example lang naman to. Kung anong content nyo, dapat konektado yung gagawin yung banner para kaya-ayang tignan. Ngayon, add kayo ng picture na gusto nyo para magandang tingnan. Tapos, ayusin nyo lang yung picture hanggang sa maibagay nyo sa ginagawa nyong banner. Kapag okay na, click nyo lang yung check. Then, save. Hindi ko na ginandahan yung example kasi gusto ko lang malaman nyo yung step by step at yung importance ng YouTube banner size. I hope may natandaan kayo. So, next na tayo. For this next topic is profile. Yung iba sa inyo ay alam na to. Pero gusto ko pa rin ituro para dun sa baguhan at hindi pa nakakaalam nito. Una guys, open nyo yung PicsArt nyo. Then, click nyo yung Add. Then, hanapin nyo yung Pick Canvas. Select nyo yung 1x1. Then, add kayo ng color na gusto nyo. Lagay nyo siya sa gitna. Then, transform. Spread nyo siya hanggang masakop nyo yung buong white. Then, add kayo ng highlight and shadow. Kayong bahala guys kung anong design ang ilalagay nyo sa profile nyo. Click next, then edit image. Ngayon, add kayo ng picture na gusto nyong i-profile. Adjust nyo lang yung picture hanggang makuha nyo yung gusto nyo. Then add some text na gusto nyong ilagay. Then add some design na bet nyo. Kapag okay na, click next then save. Guys, hindi siya kahirapan, pero sharing is caring, di ba? So, next tayo. Next thing is thumbnail. Same process lang siya, guys, ng profile. Pero di naman siya gaano kakomplikado pagdating sa size. Una, guys, click nyo yung PicsArt nyo.
Then, click nyo tong add. Then, hanapin nyo yung pick canvas. Then, select nyo yung 16 by 9. Bakit 16 by 9, Ate Majoy? Kasi, 16 by 9 ang format size ng mga video sa YouTube. Kaya dapat, ang thumbnail size nyo ay 16 by 9. Ngayon, pili naman kayo ng gusto nyong kulay. Then, lagay kayo sa gitna. Then, transform. Spread nyo lang siya hanggang masakop yung white. Tapos, add kayo ng highlights at shadow. Kapag okay na, click nyo yung next. Then, edit image. Then, add kayo ng text depende sa topic nyo. Then, add photo na magpapaganda sa thumbnail nyo. Adjust nyo lang yung picture hanggang sa bumagay sa platform na ginagawa nyo. Kapag okay na, click nyo lang yung check, then save. So ayun guys, hindi naman siya ganun kahirap. Basta pag thumbnail, 16 by 9 ang size. So ayun lang, tandaan nyo yun. So next na tayo. For the last tutorial is branding watermark. For this last tutorial, meron siyang reminders para maging qualified siya for being a watermark. Mamaya, explain ko sa inyo. Una guys, open nyo muna yung PicsArt nyo. Then, click nyo yung add. Tapos, click nyo yung pick canvas. Tapos, iset nyo siya ng 150 by 150. Eh Ate Majoy, bakit naman 150 by 150? Simple lang guys, natatandaan nyo ba yung 2048 by 1152 kanina? Ganito siya kalaki, kaya yung 150 by 150, ganito siya kaliit. Kaya ganun lang siya kaliit, kasi sa right bottom lang siya nilalagay. Ipang size ng branding watermark na i-upload nyo ay 2048 by 1152 din, ganito yung kakalabasan niya. Kaya hindi dapat tataas ng 150 by 150. At isa pang dapat tandaan ay hindi dapat tataas ng 1 memory bytes or 1 MB. Kasi hindi siya ma-upload. Balik na tayo. Click nyo yung layer then add empty layer. Then remove nyo yung white layer. Bakit mo ni-remove Ate Majoy? Ganito kasi guys, kung di ko siya tatanggalin, ganito ang kakalabasan. Kaya dapat tatanggalin para maganda sa paningin. Click nyo yung next, then edit image. Then add kayo ng picture na gusto nyong pang watermark. Adjust nyo yung picture hanggang masakop nyo yung 150 by 150 size. Kapag okay na, click nyo yung next, then save. So ayun, sana nasundan nyo yung ginawa ko. So para saan nga ba ang mga to? Panoorin nyo yung aking multi-content na How to Add Banner, Profile, Watermark, and Thumbnail. Para malaman nyo kung para saan ba lahat ng to. At kung paano ito ilagay, okay? Well, sana nagustuhan nyo ang video na to at kung sa tingin nyo nakatulong ito, just leave a like, share this, and subscribe. Sharing is caring. Bye! Shoutout kay Sir Tatay Nel J. Sarmiento at kay Christine Osorio Calbog. Salamat guys! We'll be right back.
Hello guys! Nakita nyo naman sa title kung anong gagawin ko. Ang gagawin ko ay magko-comment ako sa mga comment nyo. Simula nung first ever vlog ko hanggang ngayong latest vlog. So, kung ano man yung maging comment ko sa mga comments nyo, eh sana matuwa kayo. At kung hindi naman, sana irespeto nyo na lang. Kasi lahat ng sasabihin ko dito ay yung talagang nararamdaman ko. So, hindi ko napapahabain. Let me comment your comments. Guys, ang unang kokomentan ko ay yung mga nag-comment sa the beginning, which is my first ever vlog. Ang unang comment natin ngayon ay nagmula kay April Velasco. Ang sabi niya, napaka-sweet naman talaga, supportive pa sa isa't isa. Feeling ko ito na next couple vlogger. Na-appreciate ko talaga yung comment ni Miss April Velasco kasi tumitingin siya sa background at sa pagiging supportive namin sa isa't isa. Binibigyan niya ako ng pag-asa pag nakikita ko yung mga comment niya. So, salamat Miss April Velasco. At para sa iba pang nag-comment, maraming salamat. So guys, ito naman yung mga nag-comment sa aking second vlog, which is vlogging tips. On this vlog, I received comment from Ellen May Ramos. At ang sabi niya, galing naman po ng mga tips nyo. Madami ako natututunan. More videos po. God bless and keep safe. So sa comment na to, lalo ako na-inspire gumawa ng video at gumawa ng tips. Kasi yung iba sa inyo, alam ko may natututunan sa akin. So salamat sa'yo, Ellen May Ramos. At sa iba pang nag-comment sa akin second vlog, sobrang na-appreciate ko talaga. Maraming salamat. At sa tips and Q&A naman, which is my third vlog, maraming salamat po. So dito naman tayo sa aking multi-content, which is my fourth vlog. So we have here, Chris Diaries, ang sabi niya ay, nice video, detalyado. So kaya po ako gumagawa ng detalyadong video kasi para may matutunan yung mga nanonood sa akin. Kung gagawa ako ng tips na tipid, wala po kayo mapapala, kaya gumagawa po ako ng detalyadong video. Salamat Chris Diaries. At ang next na comment ay nagmula kay Selcora Arcel Manlunas YTC. At ang sabi niya ay, tama naman yun, sharing is caring. Thank you sa bagong knowledge na natutunan ko sa'yo. Yes, sharing is caring. Lagi ko siyang sinasabi kasi maganda yung nag-share ka sa kapwa mo. Masama naman yung kung sasarilinin mo lang yung knowledge mo, magagalit si Papa God. So, salamat sa'yo, Selcora Arcel Manlunas YPC. Ang next ay nagmula naman kay April Rose Tabago at ang sabi niya ay, go best, dito lang kami, support ka namin, galing-galing. So, salamat April Rose Tabago kasi damang-dama ko yung pagsuporta niyo. Salamat, best! At ang sunod na comment ay nagmula kay Trabilito. At ang sabi niya, na-confirm nga yung naisip ko na dapat pantay ang color ng green screen. Thanks! So, salamat Trabilito kasi ikaw yung nagpatunay na may mga natututunan yung mga tao sa mga binibigay kong tips. So, salamat! So, sa iba pa pong nag-comment, sobrang na-appreciate ko po kayo. Maraming salamat. Punta naman tayo sa green screen tutorial at sa giveaway, which is my fifth vlog. Ang unang comment ay nagmula kay Janine Prades at ang sabi niya, dami ko natutunan dito. So thank you Janine Prades, ikaw yung pumangalawa kay Trabilito na nagpapatunay na may mga tao talaga natututo sa akin. So salamat Janine Prades. Ginagawa na yung portrait mo. Ang sunod na comment ay nagmula kay Mervin Words. At ang sabi niya, akala ko dati programming lang ito. Simpleng editing lang pala at special effect ng green screen. Salamat! So salamat Mervin's World. Ikaw yung pumangatlo sa kanila na nagpatunay na may natututo talaga sa akin. So salamat! So doon naman tayo sa short clip ko na TikTok. Ang unang comment ay nagmula kay Ana Flor Velasco at ang sabi niya, napakagaling talaga eh. Dance kayo ni Ambe, sure maganda kakalabasan nun. So salamat best for noticing my talent. So, na in the future, ipi-feature ko siya. So salamat. At sa iba pang nag-comment, maraming salamat.
So ayun guys, tapos na ako mag-comment sa inyong mga comments. Ngayon naman, hayaan nyo akong magpasalamat. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Papa God for this achievement kasi ginagabayan niya ako sa lahat ng ginagawa ko. At ramdam na ramdam ko yung presence niya everyday. Yung iba siguro, ang iniisip nila, ano ba yan, 500 subs pa lang, nagpapasalamat na. Well guys, para sa akin, napakalaking bagay na nun. Kasi gusto ko lang mag-share at gumawa ng mga bagay na ikakatuwa ng mga tao. At isa pa, hindi ko nga inasahan na lalaki to ng ganito eh. Hindi ko alam kung mabilis ba o mabagal yung 500 subs within 2 months. Nakakagulat lang kasi everyday nag-grow siya. Lalo na ngayon na kada araw nadadagdagan siya ng almost 80 subscriptions. Alam mo yung feeling na kada gigising ka, may mag-notic sa'yo ng subscription, tapos kada madadagdagan siya ng isa, sobrang saya ko. Call me OA pero yun talaga ako. Kada may madadagdag na subscription, tuwang-tuwa talaga ako. Eh ano pa kaya yung highest average ko na 80 subs a day, diba? Eh ang gawa ko lang naman, sulat, shoot, help sa editing, tapos pagkatapos yung isi-share ko lang naman. Ganun lang. Kaya nakakatuwa guys. Tapos sumalambot yung puso ko kapag sinishare ng kapamilya ko, yung mga close friend ko, yung mga video ko. Sobrang heart-touching guys kasi damang-dama ko yung pagsuporta nyo. Maraming salamat. So guys, hindi ko na kayo iisa-isahin kasi baka abutin ako ng siyam-siyam. Alam niyo na yun kung sino kayo at sana huwag kayong magbago at patuloy pa rin kayong sumuporta sa akin. At sana huwag kayong mapagod sa pag-share ng aking mga videos kasi sobrang na-appreciate ko talaga. At dahil sa effort at sa walang sawang pagsuporta, hindi ako mapapagod na gumawa ng mga video na makakatulong sa inyo. At lalo ko pang sisipagan na gumawa ng good quality content para sa ating paglago. Lahat ng hirap ay may mapupuntahan. Basta tiwala lang sa Diyos at sipagan. So hindi ko na kayo hihikayatin na i-like and share itong video na to. Kasi ito ay aking pagpapasalamat. So sana guys, huwag kayong mapagod sumuporta. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye! Hello guys! Kahapon, may hindi magandang nangyari. Kasi yung cartoon na ginagamit ko for almost 2 months is nasira na siya. Pero itatabi ko na lang siya as a remembrance. Pero hindi naman siya ganun kasama kasi I bought a new one. Ta-da! So ngayon, gagawa ako ng DIY green screen. If may tela kayo, much better. Pero kung katulad ng sa akin na kartulina, ito yung mga materials. 6 pieces of kartulina, glue, tube pipe, screws, and screwdriver. So ayun, bibilisan ko na lang habang ini-explain ko yung mga dapat gawin at dapat tandaan, okay? Let's start! Guys, emerge nyo muna yung first 2 kartulina na parang ganito. Sa kabilang side ay tape. Kahit anong tape pwede. Magic tape, packing tape, electric tape, scotch tape, kahit anong tape pwede. Pangalawa guys, emerge nyo ulit yung second 2 yung kartulina na parang ganito din. Tandaan nyo guys, huwag nyo munang kadiinan yung paglalagay ng tape kasi masisira yung kartulina. Third step guys, emerge nyo naman yung third 2 kartulina nyo. Guys, pagdikit-dikitin nyo naman yung kartulina nyo na parang ganito.
lagyan nyo naman ng glue yung backside na nilagyan nyo ng tape kanina. Eh Ate Majoy, bakit glue na ang ginamit mo at hindi na tape? Kasi pag tape na ang ginamit sa front face, magkakaroon na reflective area sa green screen nyo. Damihan nyo yung glue para mas matibay siya. Okay lang na maging wet looking siya pag ginagawa nyo kasi matutuyo din naman yon. At ilagay nyo naman yung kartulinang ginawa nyo sa pipe na sinabi ko kanina, na tulad nito. So ayan guys, tapos ko na siyang gawin. Ito siya. At ngayon naman, ilalagay ko naman siya dito. Diyan. So, babalikan ko kayo pag nailagay ko siya. So, ayan guys. Tapos ko na siyang ilagay. Bali, ayan siya. Ayan. Kung mapapansin nyo, hindi pantay yung kulay. Kasi yung nasa taas na dark, hindi ko naman siya masyadong ginagamit. Kasi palagi ako nakaupo. Kaya ang ginagamit ko yung light lang na dalawa. So, ngayon, bibigyan ko muna kayo ng magandang recap. Please leave a like, share this, and subscribe if you like. Bye! Pag-uusapan natin ngayon ay how to make a good quality content. So guys, kapag magsisimula kayo sa pagbablog, dapat tandaan nyo at focus kayo sa good quality content. Lalo na pag small YouTuber pa lang kayo like me. So napaka-importante ng topic natin ngayon guys kasi ito yung main key or susi para makilala ka ng ibang tao. At makikilala ka ng ibang tao sa paggawa ng good quality content. So ayun guys, hindi ko na papahabain. Let's make a good quality content. Guys, tulad ng nakita niyo sa aking previous vlog, may pinakita akong papers. So kung hindi niyo pa napapanood, ilalagay ko yung link sa description para mapanood niyo yung 1,000 subscriber Thanksgiving. So una guys, kuha kayo ng papel na gusto niyong sulatan. Art paper, colored paper, cartolina paper, band paper, kahit anong papel na gusto niyong sulatan pwede. So ngayon, start kayo sa title na gusto niyo. Dito guys, sa pag-iisip ng title, sobrang hirap na nito. Lalo na kapag madami ka nang na-produce na video. Dito, papasok sa isip nyo yung mga words na to. Hala, anong next? Nagawa ko na yun eh. So, ganun kahirap guys mag-isip ng title pa lang. Eh Ate Majoy, paano ngayon yan? Kung napakahirap mag-isip na isang title para sa good quality content. So, ganito yan guys. Ito yung mga point of view na dapat yung tandaan kapag gagawa kayo ng title. People needs, problem solving contents, and something special. So sa people needs, syempre dito gagawa ka ng title na once na makita ng ibang tao, eh mapapaklik agad sila. Kasi need ng tao yung ginawa mo. Pero guys, huwag kayong clickbait, okay? So guys, ito yung mga example ng mga people needs content.
food recipe content, good vibes content, fitness content, review contents, and medical content. So next guys is yung problem solving content na sobrang nakakatulong sa tao. So ito naman yung content na lagi pinupuntahan ng mga tao kapag may problema sila. Kaya tandaan guys, no to clickbait, okay? Ito yung mga example na mga problem solving contents. Dance tutorial, singing tutorial, photography tutorial, cooking tutorial, mobile tutorial, and other tutorials. For the last point of view guys is yung something special. So syempre, isip kayo ng content na wala pa nakakagawa. Take note guys, kung mas special yung gagawin mong content, mas maganda ang kakalabasan. So guys, wala akong example ng something special kasi kayo mismo ang gagawa kung paano maging special ang content nyo. So ayun guys, sana nabigyan ko kayo ng way para hindi kayo mahirapan mag-isip ng title. Basta lagi nyo nang tandaan, no to clickbait, okay? Next guys, para sa isang good quality content ay maayos sa pagbungad ng speech intro. So dito guys, bigyan nyo na isang maayos na paliwanag ang viewers nyo kung ano mangyayari sa mga susunod na minuto sa content nyo. Tandaan nyo guys, sa speech intro pa lang, kunin nyo na agad yung attention ng mga tao. Nang sa ganun, wala na silang dahilan para iwan yung video nyo. Bigyan nyo sila ng matamis na ngiti at malakas na boses. So next natin guys ay yung main topic or yung explanation. So guys, dito, sabihin nyo muna yung mga dapat nyong ipaliwanag. Simulan nyo sa pinakang main topic hanggang sa pinakang ilalim na explanation. So meron akong chart dito, yung nasa pinakang itaas yun yung main topic. At para maintindihan ng viewers nyo, bigyan nyo sila ng root explanation. Tandaan nyo guys, huwag nyong lilituhin yung viewers nyo sa unang explanation bago kayo lumipat sa ikalawang topic nyo. So ayun guys, sana na-gets nyo. Basta lagi nyo nang tandaan, explain nyo ng maayos. Next thing guys ay yung point of view nyo. So halimbawa may sinabi kang word or explanation, ipa-flash nyo yun sa screen para maliwanagan yung viewers mo sa mga sinasabi mo. Tandaan, huwag nyo ipa-flash sa screen yung mga unnecessary things. Yung mga importante lang, okay? Next thing guys is yung outer speech nyo. Dito guys, bigyan nyo naman sila ng magandang pasasalamat sa pagtutok sa video nyo. Dito sa outer speech, ito yung mga pwedeng gawin. Flag someone's channel, shout out, thanksgiving, at panghihikayat para panoorin nila yung iba mo pang video. So guys, gagawin nyo lang yon kapag kinakailangan, okay? Well guys, sana may natutunan kayo sa aking video ngayon. At kung sa tingin nyo nakatulong itong video na to, please leave a like, share this, and subscribe if you like. Thank you for 1,000 subscribers! Hindi ako titigil na gumawa ng gantong mga content para sa inyo. Kasi, sharing is caring! Bye! Shoutout kay JB Bermudez, shoutout kay Volts, shoutout kay Sheila Anonyes, shoutout kay Anna Ferbilasco, at shoutout kay Melanie Kate Talandro. Thank you guys! Pag-uusapan natin kung paano makuha yung attention ng mga viewers nyo. Para maiwasan natin yung after a second or so on, aalis na agad sila. At isa yung sa dahilan para hindi nila tangkilikin yung mga videos nyo. So hindi ko napapatagalin, pag-usapan natin kung paano yung makukuha ang attention ng viewers nyo. Guys, lagi nyong tatandaan na konektado yung title sa thumbnail nyo. Kasi dapat sa title at thumbnail nyo pa lang, ma-hook nyo na agad sila. Dapat sa title and thumbnail pa lang, bibigyan nyo na yung viewers nyo ng mindset na, okay to ah, para may makukuha akong information dito ah. Dapat lagi nyong tatandaan na importante yung connection sa title nyo at thumbnail nyo.
Kaya Ate Majoy, picture lang naman yun eh, tsaka sulat lang para alam nila yung about dun sa video. No guys, it's very wrong na hindi nyo alam yung importance ng thumbnail at title. At kung ano ba yung impact nito sa video nyo. Iwasan nyo guys yung obvious na clickbait sa thumbnail at title nyo kung ayaw nyo mabawasan yung viewers nyo. So guys, ito dapat yung meron sa title at thumbnail nyo para madali nyo ma-hook yung audience nyo. Exciting, detailed, at higit sa lahat yung connection ng title and thumbnail nyo sa video nyo. So bakit nyo nga ba kailangan gawing exciting yung thumbnail and title nyo? Kasi sa thumbnail na maayos, mas ma-hook agad yung viewers nyo kung may excitement dun pa lang sa thumbnail nyo. Kasi kapag boring yung thumbnail, pwede siyang ma-ignore. At yun yung pinaka-iniiwasan natin, yung ma-ignore yung content natin. Eh paano kung todo effort tayo sa content na yun, tapos full of acknowledgement pala yun? Tapos na-ignore kasi boring yung thumbnail. Yung thumbnail na parang wala makukuhang kaalaman or vibe sa loob ng video na yun. Pero guys, huwag masyadong saturated yung design ng thumbnail para maganda pa rin sa paningin, okay? So ang next na meron dapat ang ating title and thumbnail ay dapat detailed siya. Take note, hindi ko sinasabing bonggahan nyo ng sobra guys kasi maging saturated siya masyado. Kasi pwedeng mawala yung detailed at theme sa thumbnail nyo kaya don't saturated too much, okay? Pero guys, hindi porket sinabi kong detailed, ilalagay nyo na lahat yung nasa loob ng content nyo. Bigyan nyo lang sila ng spotlight, clue, at yung importance nung vlog na yon. Para na sa ganon, they were automatically click on that video. So bakit nga ba sila mag-click sa video na yon? Eh kasi nga, detailed yung thumbnail nyo, andun din yung main topic nyo, at meron ding clue kung ano ba mangyayari dun sa content nyo. Detailed but not saturated, okay? For the last tip na dapat meron ang title and thumbnail nyo ay ang connection ng dalawang iyon. Kasi sila yung haharap sa tao, sila yung magbibigay ng impression kung ano ba talaga yung nakapaloob sa video nyo. Kung may gusto kang sabihin sa title mo na hindi naman pwede kasi hahaba, edi ilagay mo sa thumbnail yung ibang importante na malaman ng tao. Halimbawa, ang title ng content mo ay How to be a Billionaire, edi ilagay mo sa thumbnail ay Alahas, Kotse, Pera, at Mansyon. Para mapag-isa nyo sila, kasi guys, kung walang connection yung title and thumbnail nyo, maliit yung chance na maklik sila organically. At mag-iibon pa ito sa tao ng anong kunag yung title and thumbnail niya? Parang hindi maayos. Kaya ayun guys, need natin pag-isahin yung title and thumbnail para kaya-aya sila. At lagi nyo tatandaan na ang title and thumbnail nyo ang haharap sa tao. Kaya dapat matchy-matchy sila para instant view. But always tandaan, no to clickbait, okay? Ate Majoy, ang haba-haba naman ang sinabi mo, title and thumbnail pa lang. Well guys, mas maganda yung detailed yung explanation para sulit yung punta nyo. At saka, sharing is caring! Well guys, dako naman tayo sa connection ng title and thumbnail nyo sa content nyo. Yung kanina guys, ang connection ng title and thumbnail nyo. Ngayon naman, yung connection ng title and thumbnail sa content nyo. So guys, paano nga ba ma-hook ang viewers para manood sila sa inyo? Ganto guys, di ba sa isang good quality content ay merong speech intro, intro presentation, main topic, at outro speech. Dun pala sa speech intro nyo, sabihin nyo na agad yung main topic nyo. At kung gusto nyo malaman kung paano gumawa ng isang good quality content, I have link on the description para madali siyang puntahan. Una nyo dapat gawin guys ay explain nyo muna yung title and thumbnail nyo sa viewers nyo. Sabihin nyo kung bakit ganon yung title and thumbnail nyo. At para maikonekta mo yung title and thumbnail mo sa content mo, yun lang yung way na dapat mong gawin. 0 to 20 seconds ng video ay all about dun sa title and thumbnail nyo. Para ang sabihin ng viewers ay, ah okay, tama ang video na to, ito ang hinahanap ko. Eh Ate Majoy, paano mo naman nasabi na yun ang sasabihin ng viewers? Kaya ako nasabi kasi sa first 20 seconds ay in-explain nyo na agad yung title and thumbnail nyo. So ganito yan guys, ganito yung flow na may connection yung title and thumbnail nyo sa content nyo. Una, makikita nila yung title and thumbnail nyo at dahil may connection ang dalawang yon at kaaya-aya silang panoorin, ikiklik nila yon. At after nila i-click yon, at dahil in-explain mo agad yung about sa title and thumbnail nyo, matutuwa yung viewer sa tama yung pinapanood nilang video. So ano ba yung next once na makuha nyo na yung attention ng viewers nyo?
After nyo ma-hook yung viewers nyo after nung intro, punta agad kayo sa main topic ng content nyo. Eh Ate Majoy, parang nagmamadali ka ata. No guys, hindi sa pagmamadali kapag nag-jump up ka kaagad dun sa main topic nyo. Sa Move Us, lagi natin sinasabi yung mga ganito. Hello guys, welcome to my vlog. Kung bago ka pa lang, etc. etc. Yung mga ganitong speech guys, mas maganda sa outro speech yung sila ilalagay. Kasi after ng intro presentation, ang ina-expect na agad ng tao ay main topic nyo. Eh kung pagkahaba-haba ng advertise mo sa channel mo, eh mapupunta yun sa skip. Yes, mapupunta yun sa skip kasi ang ina-expect ng viewers mo ay mag-main topic ka kaagad. Okay lang na mag-advertise ka o magpakilala ka sa channel mo, basta make it simple, huwag masyadong mahaba. Kasi alam ko yung iba sa inyo kapag manood kayo dito sa YouTube ng tutorial or whatsoever, kung sa simula, puro i-make yung vlogger, i-skip nyo agad sa hinahanap nyo, diba? Kaya recommended ko guys, so mag-jump up agad kayo sa main topic kaysa mag-advertise muna kayo. Para hindi mag-skip at ditamarin yung viewers nyo. No skip, more watch time, diba? Kaya iwasan nyo yung long advertise, okay? Next thing guys, is bigyan nyo yung viewers ng sagot kung ano ba yung ina-expect nila. So guys, dito, ito yung pinakahinihintay ng viewers nyo. Kaya sila pumunta sa video nyo dahil ini-expect nila yung magandang content. Dito, huwag nyo titiparin yung content nyo para magtiwala yung viewers nyo sa inyo. Total, nahook nyo na rin naman sila, patunayan na rin na may makukuha silang kaalaman dun sa content nyo. Nang sa ganon, mag-stick sila sa channel mo. At huwag nyo hahayaan na matapos ang video nyo na mayroon poor content. Or di sapat na laman kasi makaka-apekto yun sa ibang video nyo. At saka sa mga future uploads nyo. Eh Ate Majoy, bakit makaka-apekto? Eh iisang video lang naman yung poor content na ginawa ko. So ganito yan guys, once nakagawa ka ng poor content or di sapat na kaalaman sa video nyo, magkakaroon yung viewers nyo ng mindset na etong channel na to ang unti ng explanation at halos wala akong nakuhang kaalaman. And the worst is, ang sama ng channel niyan, hindi marunong mag-deliver, kulang-kulang. Kaya guys, importante ang maayos sa content para hook nyo na yung viewers nyo at ang kilikin pa nila yung channel mo. So isa pang recap para sa mga sinabi ko para makuha nyo agad yung attention ng viewers nyo. Good title and thumbnail, explain from 0 to 20 seconds, expectation answered, is equal to good watch time and channel performance. So ayun guys, sana may natutunan kayo para makuha yung attention ng viewers nyo. Huwag nyo sisiraan yung tiwala nila at improve nyo pa yung pag-deliver sa content nyo para maging interesting. Well, kung sa tingin nyo nakatulong ang video na to, please leave a like, share this, and subscribe if you like. Sharing is caring! Bye! I just wanted to share some of my assets that I use on my blogs. They are not copyrighted, so you can able to use it without hesitation. Enjoy!
Sorry, yes, DJ.
Happy birthday! I just want to say that I am very proud of you of doing such good contribution as social media influencer. Continue inspiring and helping others by making good quality content on your blogs. Looking forward for more success in life, more birthdays to come. God bless. Keep safe. Enjoy your day. Happy birthday sa Imajo. Continue mo lang yung pagmamagandang content mo sa YouTube and siguradong-sigurado ako magiging successful yun. Ingat lagi. God bless. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hi, Bess. Happy birthday. Alam mo naman, kahit mataba ka, love na love kita. Love you. Happy birthday, Ate Majoy. Keep safe always and more subscribers to come. Happy birthday! Hey Jo, happy birthday! More birthdays to come and keep up the good work! Happy birthday! Hi Ate Majo, happy birthday po sa inyo. Then, ingat po kayo palagi and stay healthy and stay safe po dyan. Stay at home sa inyo. Then, enjoy your day and more birthday to come. And sana po magtagal pa po kayo ni Kuya Arvin. And have a good day. Thank you. Hello, Cass. Happy birthday. Alam ko minsan nagtatampo ka sa akin kasi hindi kita nare-reply. Sorry na. Pero ito lang masasabi ko sa'yo. Kahit hindi tayo masyado nag-uusap, hindi kita laging chinachat, hindi kita laging nire-reptayan, nandito pa rin ako kahit anong mangyari. Uga-drama. Pero basta nandito lang ako para sa'yo. Alam kong malayo-layo pa ang mararating mo. Sa lahat na natatanggap mong blessings, sa lahat na nagtatanggap mo na achievements ngayon, alam kong deserve mo yan. Tsaka wala na akong sabi. Wala na akong masabi. Basta, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Hi, Patch. Happy birthday. I hope your special day is full of fun and laughter. God bless and keep safe. Happy birthday and I love you so much. Hello, Majo. Happy birthday and sana hindi ka mabago and keep safe kayo dyan. Miss ko na kayo. Bye! Enjoy your day! Hi! So, ayun, kagigising ko lang. Gusto ko lang patiin si Val. Happy birthday, Val. Alam mo na proud ako sa'yo sa mga ginagawa mo. Yun, keep it up, take care always, dito lang ako lagi para sa'yo. So ayun, happy birthday, God bless, I love you, bye! Hi Ate Magjoy, happy birthday, more birthday to come! Hi Ate Magjoy, happy birthday, more birthday to come, and keep yourself and stay healthy. Hi guys, happy birthday, more birthday to come, keep up the good work. Stay strong sa inyo ni Ambi. Happy birthday. Hi Majo. Happy birthday. More birthday to come. And keep up the good health. Happy birthday. Hi Majo. Happy birthday. Wish ko lang sa'yo sana matupad mo lahat yung pangarap mo. Especially yung pagiging vlogger mo. And yun lang, good health and God bless. I love you. Hello Ate Majo, happy birthday, stay pretty and good health, stay safe, ingat palagi, God bless, my birthday to come. Hey Ate Majo, happy birthday sa iyo at stay healthy and more birthday to come. Happy birthday! Hi Ate Majo, happy birthday sa iyo and more birthday to come. God bless you, wish you all the best. And I miss you so much. Happy birthday. Hello, Ate Majoy. Happy birthday. More birthday to comes. Lagi kang mag-iingat.
napakatatag lang kayo ni Marvin. Hindi ako makakalimot sa ating pinagsamahan. Andito lang ako handang sumuporta sa'yo. So ayun, enjoy mo lang yung birthday mo. Lagi kayong mag-iingat ni Marvin. So ayun lang. Enjoy your birthday, Ben. Bye! Happy birthday! I love you! Hello guys! So ngayon wala muna tayong tips or tutorial kasi ngayon ay aking birthday. So, mag-celebrate muna kami with my partner. So, ayun. Ang lulutuin ko lang ay spaghetti. Hindi ko na lulutuin kasi wala naman yung bisita ko. Wala yung mga kabarkada ko. So, napag-desisyonan ko na ito na lang na spaghetti. So, sana mag-decorate kami dito ng mga logo tsaka yung mga letter balloon, mga ganun. E kaso, napag-desisyonan ko na spaghetti lang naman yung lulutuin namin. Kaya, wag na lang. Yeah. Yun, simulan natin. So, una guys, magpapakulo tayo ng tubig. Yan, may tubig na siya. Tapos, lalagyan natin siya ng asin. Tansyahin nyo lang kung gano'ng karami yung pasta. Tapos, mamaya nyo siya lalagyan ng mantika pag nakulo na siya. Tapan nyo muna siya. So, bakit nga ba nilalagyan ng mantika? So, nilalagyan siya ng mantika para hindi magbuo-buo yung pasta niya pag luto na. So guys, habang nakasalang yung mahina tubig nyo, mag-chop muna, mag-chop kayo ng mga ingredients nyo tulad ng bawang, sibuyas, saka yung mga pansahog nyo na hotdog. Yun lang kasi yung pansahog ko, kaya yun lang yung chachapin natin, okay? So ganito, babatan nyo muna yung bawang. Anong teknik yun? Para madali niyong mabaltan, kaya inano ko. Chigyan ko. Yan, oh. Okay na siya. Balat na siya. Tapos yung isa din. Yan. O, diba? Mas madali siyang baltan. Pagkatapos yung baltan, chop nyo siya ng maliliit. Yung pang spaghetti. Okay na to sa akin. Tapos kuha kayo ng lagayan nyo, platito or kahit anong pinggan. Tapos ilipat nyo siya dito. Tapos guys, pag okay na yung bawang, yung sibuyas naman, hatiin ko lang siya kasi masyadong madami. Tapos babatan nyo ulit. Siyempre babatan nyo. Tapos i-chop nyo ulit siya ng maliliit. Yung parang katulad sa bawang. Tapos pag hindi pa siya masyadong pino, ganyan din yun. Okay na yan. Okay.
bahala kung anong gusto nyong gayad. Pwede slant or bilog, gano'n. Pero ang gagawin ko, bilog na lang. Tapos ko nagayatin yung mga ingredients ko. So guys, habang hindi pa kumukulo tong tubig, habang hinihintay natin, magpapasalamat muna ako sa lahat ng mga bumate. Lalo na sa aking mga kapatid na kahit yung mga picture ko ay mga nakagano. So maraming salamat sa inyo ate. Mahal na mahal ko kayo. At sa mga barkada ko na may mga ganong picture din nakakainis. Basta maraming salamat at na-appreciate ko yun. Maraming salamat. Tsaka dun sa mga video na ginawa ni Marvin Nunez na greetings niya sa akin eh. Maraming salamat. Lalo na kala Sir Brian, kala Dare, kala Alisa. Basta madami yun eh. Hindi ko na isa-isahin. Basta maraming salamat. So guys, bubuksan ko na itong gatas para mamaya dara-daratso na yung procedure natin. So ganito ako magbukas ng lata kasi wala kaming can opener. Itatry natin siya. Kuha kayo dito sa luto yung tapos. Kaunti lang.
tapos ibabatuloy sa sapadal. So kaya okay na tayo. Tapos next nyo, panlawan nyo siya or ilagay nyo muna siya sa strainer o sa mga patuluan nyo. Para mamaya, ilalagay ko na lang. So, pag mainit na yung mantika nyo, lagay nyo na yung sibuyas. Haluhaluin nyo lang siya. Kasi pag ako nagluluto sa bahay, ayaw nila. Ow!
kasi madami daw ano kami nagagalit sa mga kapatid. Pero masarap ako makita. Tapos lagyan niyo din siya ng magic. Konti lang. Mga ganyan. Tapos konting asin. Tapos haluin niyo. Tapos pag okay na guys, ilagay niyo yung gatas. Depende sa inyo kung gano'ng kadami. Ako kasi pag ganito ka lang yung lata, kalahati lang yung ginagamit ko. Tapos ginagawa kong yema yung natitira. So ayun guys, okay na siya. So, babalikan ko kayo pag nahalo ko na siya sa pasta, okay? So, ayun guys, tapos na ako sa aking niluto at naeto na siya ngayon. So, dito ko natatapusin kasi nagugutom na ako. Pero gusto ko muna mag-wish or magpasalamat kay God. So, ang wish ko lang naman kasi ay mawala na yung pandemic dito sa atin at sana magiligtas ang lahat. So, yun. Sa pamilya ko, sana lagi silang nasa mabuting kalagayan at lagi silang malusog at walang sakit. So, ayan.